Hi guys! Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ang aming pangalawang living room. Tapos magpa-plant tour din tayo sa loob kung ano yung mga nilalagay ko dyan. Mga halaman na nandyan sa likuran ko, may ipapakita ko guys sa inyo. So, first time ko to na pinakita yung pangalawang living room namin. Pero kukonti lang naman yung mga halaman na nandyan so far. Dito ko banda nilalagay yung mga special ko din na halaman kasi harap to ng morning sun. So, ayan, check natin guys. Guys, so first time ko to ipapakita sa inyo ang mga halaman na nandito. So start tayo guys, so dito lang yung medyo maliit lang to na living room namin. Tapos ito yung kitchen namin. So ayan, basta. Dito tayo guys mag-start sa halaman. So ipapakita ko rin guys sa inyo kung paano ako nagpa-plant styling. Konting idea lang to na ginagawa ko. Like I said before, na hindi ako interior designer. Mahilig lang talaga ako mag-design-design in our own way. Kung ano yung mga nakikita nyo guys sa loob ng bahay, ito yung mga kahiligan namin. So yung theme sa loob ng bahay namin guys is more of a tropical, like merong may pagka-Balinese na theme, like may pagka-Asian na feel because we love wood. So ayan, may mga rattan, alam nyo na yun, may mga bamboo, ayan yung mga ganyan. Tapos may mga wood art na mga, it has something to do with mga environment friendly na mga products. Dito siya nakatira guys, ito si tinolobom. So, nilagyan ko lang siya guys ng mga sticks kasi pag hindi kasi, gaganon siya. Ayoko naman kasi na ipaganon siya guys kasi, di ba, ang lalaki. Ang lalaki ng, ano niya, ng stem niya. Ang laki ng mga, siguro mga a meter or two yung ma-occupy niya kung kakayaan ko siya na mag-flap. Last winter, dun para siya nakatira. Tapos, nilipat ko lang siya dito kasi nga, ano na siya, lumalaki na. Since mahilig kami guys sa mga artwork, mga wood artwork, eto guys, yung nabili namin to sa sa parang Balinese na shop. Alam ko hindi kayo siguro mahilig sa mga ganito kasi nga yung mother-in-law ko hindi mahilig sa mga itsura eh. mga something to do with the face look. Ayaw niya yan kasi natatakot siya. Pero eto guys, tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Handmade. Since mahilig kami guys mga Balinese na look. So eto yung Balinese wood statue guys. Ang ganda. Ano ko ba nagagandahan kami ay dito? Kung napapansin niyo, mahilig talaga ako sa mga basket planters. Ito guys, yung basket planter na to, nabili ko rin to sa isa sa shop na nagtitinda din ng mga Balinese stuff. Bamboo. Ito, ang ganda niya. Ayan. So, ito pala yung ZZ na parang bonsai na ZZ kasi maliliit yung ano niya guys. Di ba napapansin niyo sa mga normal na ZZ? Ito, parang maliliit yung space between leaves. Ang tagal na nito guys ahay, pero hindi talaga siya lumalaki. Kung napapansin niyo oh, yung likod niya. Ayan. Ayan. So, maliliit talaga siya. Ito pala guys, konting idea lang dito kung paano ako nag-design, nagpa-plant styling. So, usually, pag bumibili ako ng mga basket planter, it's either 2 or 3. So, medyo malaking size, medium size, tapos maliit na size. Tapos, eto pala yung stand na to. Ay, yung pala niya pala. Eto, ang ganda din guys, oh. So, wood din siya. Wood look din, oh. Dalawa sila. So, separate yung pagkabili ko nito. Eto yata, parang ano eh. Eto, may presyo pa. Ayan, $20. May Erica buka. So, $20. Yung malaki, $25. So, ayan guys. Ang ganda, no? Wood na sinlice. So, ang ganda niya. So, ayan. Pinatong ko siya dyan. Tapos, ayan. So, eto guys. Nagugustuhan talaga ito namin. Kasi, parang simple lang siya na, again, made of wood din. Ayan, naglagay kami ng konting green. As you know, favorite naman yung green na color. So, ayan. Naglagay kami ng green na candle. Pero hindi ko pa yung nasindihan ever. Kasi, nasasayangan ako. So, parang, syempre, display-display lang. Alam mo na. Tapos, ewan ko ba kung magkano bili namin na to. I don't wanna brag about prices, guys. Pero kung gusto ninyo na malaman yung mga prices, ayan. Binibigyan ko lang kayo ng idea. I think nasa $60 or $70. So, ayan, nagro-rotate siya. Ayan. Ang galing, no? Ang ganda niya. Eto, guys, naglagay ako dito ng... Gusto ko kasi, guys, isimple. Simplihan ko lang yung mga nandito para at least makikita pa rin yung kung ano yung mga details na nilalagay ko dito. Ayoko naman na i-crowd. Kasi, di ba, hindi mo na makikita kung ano yung itsura nila kung sobra silang crowded. Yung stem niya is mataba. Ayan, ayan, nilagay ko siya sa leka kasi nung last time nag-i-inarty siya. Nilagay ko lang muna siya dito. Tapos eto guys, meron siyang nutrients sa loob. Eto guys, oh.
Ayan. So, nasa water siya. Tapos, ayan, leka. So, eto guys, tinry ko to, yung silver cloud na to, na philodendron. Nakaleka din siya. So, meron akong nasa pot, nasa soil. Tapos, eto naman, tinry ko na nasa leka. So, let's see kung ano yung mas mabilis paglaki. Yung asawa ko talaga nagagandahan dito. Kasi parang, diba, ang ganda no. Ayan, 40 each daw. Yung, pero ang ganda din naman kasi, diba guys, no? Ayan. Tapos guys, yung hallway na ano na to, hallway table na to guys. Siguro mga matagal na rin to sa amin, siguro mga 4 years na. Nagagandahan kasi ako guys, kasi ayun, yun na naman yung woodworks. Diba, ang ganda. So ayan, gusto ko talaga to. Tapos yung dito naman, ayan, naglagay ako ng konting. Since maraming halaman dito, naglalagay ako ng snail. Pero hate ko yung totoong snail kasi lang kumakain ng mga halaman. So dito, okay lang siya kahit na ano siya, kahit na fake na snail. So ayan. Tapos, eto, ang cute ng pot na to eh. Kaso wala siyang ano, wala siyang butas. Pero nilagay ko kasi ito sa leka. Yung Diffenbachia nito guys is cuttings lang siya. Ayan. Tapos nilagay ko lang ng tubig ng konti. Tapos ayan, nakaleka siya. So let's see what will happen to that. Kung ano. Ano lang yan, ginawa ko lang, cuttings lang yan. Kinap ko yan nung isang araw na ayo. Tingnan niyo kung gaano kahaba na ng ano, ng sansevieria. Ay, tumatangkad na siya. Kasi nung last time, dito ko siya inano, nirap. Tapos, kaso, tumangkad na siya. Nagagandahan kasi ako nito kasi parang feeling mo hindi totoo. So, ayan, hindi siya gumadami. Apat na, alimang stick lang siya lagi. Hindi talaga siya nagmo-multiply. Tumatangkad lang siya. So, hindi ko alam kung bakit. Pero, nagagandahan ako. Kasi, nagbibigay ng structure dito. Aba. So, kung napapansin nyo na naman, guys. Ayan, dalawang basket. Same shop pa rin yung binibilhan namin. Ang ganda kasi ng ano na to, ng basket planter. Tapos eto pala guys, first time ko to na ipapakita sa inyo. Eto yung variegated Monstera Deliciosa. Ayan guys. Nung binili ko to guys, dalawang dahon lang. Pero ngayon, lumaki na siya. So ayan, may bago na naman siyang ano, dahon. So dito siya nakalagay kasi yung morning sun, dun banda, nakaharap yung morning sun. Kaya nakakakuha sila ng magandang morning sun. Ayan. Tapos dito guys, dito banda, of course, made of wood na naman ang aming stand lamp. Mura lang to guys, nabili namin. Pero ang ganda, diba? No? Ang ganda niya. So, eto yung Thai constellation. Kung nakikita ninyo. Medyo kasi dark. Sana kasi against the light. So, I'm not sure kung clear, guys. So, eto, tingnan nyo naman si Thai constellation. Ayan. Ang ganda, guys, no? So, lumaki na siya. Ayan, tapos may bago siyang dahon, oh. New baby. Ayan. Ang ganda. So, gustong-gusto niya kasi yung lugar na to, guys. Kasi, obviously, yung morning sun, dito nakaharap. Kaya, tapos, hindi siya naiinitan. Minsan, binababa ko yung blinds para hindi talaga siya mainitan kung sobrang init. Pero, ayan, nagugustuhan niya dito yung part na to dito. So, kaya yung mga special na plants ko, ayan, variegated monstera and Thai constellation, dito talaga yan nakatira. So, halos pareho lang din sila ng itsura eh, no? Ayan. Nilagyan talaga namin to ng window para at least makikita din namin yung view ng pool. Ayan. Tapos, ito guys, yung vase mo to, yung vase or whatever. Fiberglass to guys na nabili lang din namin sa, doon din sa the same shop din na pinagbibilhan namin. So, fiberglass, mahilig kami talaga sa mga limestone na color. Ayan. Parang limestone siya. Pero made of fiberglass. Pasensya na sa ano namin, sa window namin na hindi nalinisan. So, tapos, eto, nakita nyo na to siguro nung last time. Eto yung dragon's tail na philodendron. So, ayan, tumangkad na rin siya. And, ang laki ng dahon niya. Eto, dito siya guys nakatira. Kaya, okay na okay naman. So, ang dami niya ng kabibihan dyan. So, ayan, nakita nyo na yun yung last time, diba? So, ayan, again, rattan na basket planter. Kaya, ang nagaganda na ko nito din. Sa Bunnings ko to yata binili eh. $50 yung eto. Kung nakahanap kayo, ayan.
sa Banning. Ito yung bamboo na planter na to, $20 lang to guys sa Kmart. Ayan, kung sa mga taga-Australia guys, ayan, Kmart. Ito, Bunnings. Yung lounge na to guys, nabili namin to sa Harvey Norman, pero pinakustomize namin kasi para masuk dito yung size ng wall dito guys. Usually pag binili mo to yung lounge na to, hanggang dito lang yan, dito. Ayan, hanggang dito lang siya, tapos meron siyang arm dito. Dito nag-e-end yung arm niya. Pero kasi since ano, awkward kasi yung space na to dito, tapos kailangan meron din dyan. So, eto, extension lang to na pina-add namin. Tapos, ayan, customized lang siya guys. Ito mga 4 years na to sa amin, yung couch na to. So, ayan, mahilig kami kasi sa mga ganyang kulay, kaya ayun na lang yung ano, pinili namin na kulay kasi medyo, di ba, malinis din na. Tapos pala guys, yung rug na to, nagugustuhan talaga namin to. Pinaano pa natin to guys, pina-import namin to from India. Sa kaibigan ng asawa ko nang nag-e-import ng mga ano, mga products from Asia. So, ano siya guys, handmade siya. Very unusual to na ano eh, na rug. Gustong-gusto talaga namin to. Buti naman, nakakuha kami ng size na gusto namin na dito magkasya sa banda dito. Ako, since mahilig ako guys sa cushion, so pinapalit-palit ko yung mga cushions. Pag winter, iba. Pag summer, iba din. So, mahilig ako sa mga cushion na mga ganito guys, o na may texture. Ayan, so, pinapalit-palit ko lang sila. Tapos, ito din yung throw na nakita ko to na binili ko nung last time. Ewan ko ba kung nakita nyo yan sa isa sa vlog ko. Ayan, ang ganda kasi ng, ano, ng design niya. Binili ko to nung ano, 50% to eh. So, ayan, ang ganda. Ang ganda din ng design niya. So, ayan. Yan yung mga nilalagay ko. Naglalagay ako lagi ng throw para alam nyo na pag winter, medyo malamig. So, ayan, konting ano lang. Eto, may pagkabuho na ano na cushions. Sobrang dami ko guys ng cushion. Mahilig talaga ako sa cushions. Kaya, pero pinapalit-palit ko lang sila pag every season pa iba-iba. So, ayan, simpleng-simple lang. So, ayan, tapos another throw here. Since maganda kami, since mahilig kami si green. Ayan. Tapos, eto pala guys, yung wall art na to. Pag tinitingnan nyo guys, parang ano siya, parang alam nyo yun, yung nag-wear sila ng parang native hat, no? Parang gano'n. So, ayan yung ano ko. Parang in-imagine ko na ganyan. Diba? Ang ganda. So, simple lang siya, guys. Metal to eh. So, mura lang yan, guys. Siguro lang sa ano lang to. I think, bili namin to mga $200 or $300 yung ito. So, ayan. Ang ganda niya kasi yung kulay niya nagugustuhan din namin. Ayan. So, much na much dyan ang konti. So, tapos dito. So, eto pala guys, eto nakuha ko lang to sa, ato, parang sa Chinese store to eh. Magkano to? Nasa $30-$40 yung eto. Ang ganda niya, diba, no? Metal. Ayan. Nilagyan ko siya guys ng, ano, philodendron pidatum. Ayan, nilagay ko lang to guys sa tubig. And leka. Ayan. Cuttings lang yan. So, ayan, diba? So, may bagong tubo na, oh. Tapos yung roots niya, ayan, nakikita nyo na. So, buti naman okay siya. Tapos, meron kaming guyabano dito. Ayan, gugustuhan to ng asawa ko, kaya kinuha namin yan. Ayan, ayan. Tapos, naglagay ako ng konting maliit na candle holder. Ayan, obviously, may green. Ayan, green na naman. Tapos, Monstera Deliciosa na Costa. Ilagay nyo yung kape nyo dito para hindi mabasa. Ayan, mga konting ka-ek-ekan. Ayan. So, tapos yung table na to, guys. Eto, binili namin to sa Vast. Yung paborito namin na store. Ayun yung magagandang mga furniture na ini-import from Asia. Usually, nag-import sila ng mga product from Bali, Malaysia, Philippines din minsan. So, ang ganda, halos lahat ng mga furniture namin, doon namin binibili. Naikot ko na kayo guys one time eh, di ba? Meron ako doon na video na nung binili namin yung round table namin. So, eto din, doon din yan galing. Tapos yung eto din, doon din yan galing. Usually, yung mga wood nila guys, mga may mga acacia, ano din sila na wood, mga kahit na mango wood or ano pa ba yung mga wood nila na ginagamit. Ang gaganda. Tapos eto guys, sobrang ano to, mabigat. Ayan, so ang ganda talaga ng table na to. Simple lang, pero di ba?
may dating yung itsura niya. Tapos, eto, twisted na wrought iron. Ayan, ang ganda. Tapos, may ano to guys eh, may next size to actually. May medium size to. Kaso, nung bumalik na kami doon, naubos na. So, hindi na sila mag-e-import pa ng ganitong style. Kasi every season yata, ang dami nilang lumalabas ng mga bagong mga style. So, wala na sila, hindi na sila pwede mag-order uli nito. So, yung nakuha namin, yung one size smaller lang na side table, eto. So, medyo matangkad to. Kasi yung isa, yung medium size is medyo malapad ng konti, pero mababa. So, eto naman, matangkad siya. So, ayan, ang ganda niya. Nagagandang talaga ako kasi simple lang. Diba? Ang good na yan. Ayan, ganun din. Hindi ko alam kung magkano to guys. Nakalimutan ko. Ito, nasa water to. Mga cuttings lang yung mga nandito. Hindi ko alam kung ano yung pangalan dito. Pero, ZZ, ayan. Cuttings lang yan. So, merong water sa loob. Ayan, dapat mga kasi nilagay ko na to sa ano eh. Sa pot. Ayan, oh. Ayan, may ano na. So, ayan, photos na Javos Ivy. Ayan. So, yan lang naman halos yung mga nandito. Ayan. Tapos dito guys, sa gilid, ito yung philodendron. Hala, nakalimutan ko na ako ng klaseng philodendron to. Basta, philodendron to. Lumaki na siya guys. Ayan, actually, hindi ako nag-worry sa mga halaman ko usually dito kasi ang daming nakukuhang, napakaliwanag kasi dito kasi surrounded kami ng mga window, glass sliding door, ang daming lights na pumapasok. Kaya hindi ako nag-worry sa mga halaman ko na nasa loob ng bahay kasi kahit pa paano, di ba, maliwanag dito. Ayan yung philodendron, nakalimutan ko na kung ano yan, pero baby pa yan dati, lumalaki lang siya. Ganda, no? Tapos, syempre, ang clock na to na gusto ng asawa ko, ayan, made of wood din kasi mahilig na kami sa mga wood na ganito. Ayan, simple lang yung malaking clock na yan. Ang ganda niya. So, ayan guys, eto lang yung mga halaman na nandito. Yung mga halaman na hindi nyo ba nakikita and yung mga halaman na mga special ko na halaman na nilalagay. Actually, dalawa lang naman yung mga nandito na medyo special. Ito, konti lang naman. Pero yung kabila doon yung pinakamarami kasi mas malapit dun sa bintana. Dito naman, ito yun naman yung mga halaman na nakakakuha ng morning sun. At least, pakonti-konting morning sun. Dito kami lagi nagtatambay every time nanonood kami ng TV paggabi. So that's it for today guys. I hope you like this video. Please don't forget na mag-subscribe and click na rin ang notification bell para ma-update to you guys every time meron tayong bagong upload. And ingat-ingat kayo guys! Bye!